dili ba ya smart po kuya? Nakakatawa kasi insensitive ka masyado sa language barrier. Sinasabi ko lang to kasi hindi ka marunong mag-adjust sa battle. Pero huwag kang mag-alala, ako mag-a-adjust para sa iyo. Oh, patapos na yung pag-ikot ng oras ko, paikutin mo naman yung oras mo. See you sa round 2. Tay. Una ba na tara yung bigay? Ay, ilan na tara sa pita? Ano yung lang? Check! Nakina, support! Yo, guys! Yots, kumusta? Iba, sinabi mo, kumusta? Yo, wait, check, girl. Kumusta? Yots, tigyawat. Sa una nating paglarap, buntis pa yan ngayon, napakarami ng anak. Salamat at napangalagaan mo sila. Alam kong mahal na mahal mo na yan, kaya ayaw mo nang mawala. Alam nyo ba, simula't sa pool, siya na ang nagsisilbing ama at nanay sa tumubo siya na palay. Pero Yots, huwag mo namang paluhin, ganyan talaga sa sobrang dami, minsan nag-aaway. Bueno mga katagay, alam niyo bang si Yose dati rin itong tambay? Pero ngayon, umaasenso na. Kasi dati yung mukha niya tinubuan ng tigyawat, ngayon tigyawat niya na at tinubuan ng mukha. Sa dami ng tigyawat niya, tinataboy na siya ng kaibigan at barkada. Minsan nga napagkaman ng repis si Taga, sumisigaw yung babae, repis sa klolo. Agad naman sumaklolo mga tambay sa kalsada. Pero pagpasok sa bahay, pinabayaan na lang sila kasi yung sumisigaw na babae na anay lang pala niya. Lintik ka? Sa kapal ng tigyawat mo, pati sarili mong nanay, hindi ka na kilala. At baka akala mo tungkol sa sarili mo ay wala akong pangbanat. Hoy, si Pepang, wag mo nang itanggi na saliga isa ka sa peki at panggap. Sa hindi mga nakakakilala sa kanya, pwede ipapakilala ko sa sanyong lahat. Ang dati niyang pangalan, Elyong, na ngayon ay biglaan naging Yongs. O, palapakan niyo naman ang idol niyo. Idol niyo na pinipilit maging lihiti mo. Pakyo ka bro, paano ka magiging alamat sa liga na to kung wala ka namang pagpapahalaga sa personalidad mo? Ano akala mo, matatakasan mo kung ano ka dati? Pagsisisihan mo kung ba't nakalaban mo pa ako kasi ipaparalos ko yung sakit na para bang iniwan ka ng nobya. Hindi lang to mas Tagalos, kundi sugat ang iyong matatamasa. Ako'y magminis tulang walang awa kasi mas masakit pa ang mga naisulat kong talata kaysa sa kantang malaya ni Moira. At malaya ko palagi kasi wala itong pinapakilala babae niya. Hindi na ako magtataka. Ganyan talaga ang mga peke. Hirap humanap na mapapangasawa. Ugali ni kayang magbigay ng pagmamahal ng pangabang buhay. Mas mabuti pang mamili kayo sa ukay-ukay, makakahanap pa kayo ng tunay. Kaya mga girls, kaya magtatakang mamahalin ito ng lubusan, baka kayo iiwan ng bigla. Eh agad-agad nga niya pinalitan ang sarili niyang pangalan, babae pa kaya? Mananatili ka na lang sa kapit kamay tayong dalawa. Taas, baba. Ang saya, di ba? Na kahit anumang oras ay pwede siyang labasan mga best. Pero okay lang naman daw, at least wala namang mawawala kasi si Yuday Palad hindi naman nabubuntes. Hayo ka, mas mabaho ka pa sa tulos na nauga. Ang sarap mong tamaan sa pangat kasi gusto ko yung bibig mo di na pumuka. Alam mo bakit? Masyado ka kasing corny. Ang sabi niya pa dati, dili ka sa kuha makatakas, katastrophe, di ka takog award, gunit trophy. Putang ina ka mang mangan, gusto mong umawag ng trophy. Eto, trophy, try mo itong hawakan, tignan natin kung di ka pagpawisan. At saka, ambisyoso ka, unang battle mo pangalan kay Ray, trophy na agad. Ang makaawag ng trofeo, alam ko yan, pangarap mong napakalayo ang lipat. Oo, pangarap na hanggang ngayon ay di mo natupad. Kaya kung ikaw man ang maestro sa tingin mo, quest principal ako. Bago ka gumawa ng proyekto gusto mo ay kailangan mo na pagdaanan ng ballpen na nasa kamay ko. Tay. So mag-ingat para sa nanay, no? Ano ko, no? Second round, tara kayo, let's go. Kung sa round 1 ako'y naging mabait, pwede sa round 2 ako'y magiging supil. Ito'y labanan ng mga makatang di magkaparehas ng level. Oo, bibig ko'y matabel pero spit parang baril kasi ako'y sanay sa gera. Kinaguri ang King of All Niga at ang zilip animoy Wakanda, so tawagin nyo kong King T'Challa. Ito puto ko sa'yo, 245 ko nadala. Pagkatapos ng battle, ibibitin kita naka letter L, parang 90 degree angle.
Tapos naghahawa ako ng kutsilyo at sasaksakin kita ng 135 na beses. Hahatakin kita ng naka-180 degree ko ng karet at huwag ka nang magtanong pa kung bakit. Sabay, hugutin ko yung tali ng PlayStation ko para ako naglalaro ng streaky. Paiikutin kita 360 o 45, 90, 135, 180 at 360. Ganyan ako bumatil gamit ko lahat ng anggel. Kaya lagay mo sa akin, Oliver Critical. Ikaw ay dadalhin ng ambulansya patungong ospital, sabay mapapainin yung doktor. Yung pasyente, dead on arrival, kaya di ka na makakauwi pa ng serba corporal. Ikaw ay didiretso sa labas ng event. Angel funeral! Oh, shit. Huwag ka na mag-alala, pumunta lahat ng member ng SGR clan. Walang problema sa pamasahe kasi may Hilux na sasakyan. Unang uupo sa backseat, si Wright at si Nanan. Sa kaliwa si Yan Bads, Lucky Blaze naman sa kanan. Mac G, Dong Robin, Patok, saka yung mga SGR staff, sakay na sa likod. O teka, parang merong hindi nakasabay. Oo, si Ate Jelay. Sa round 3 na lang daw siya sasabay kasi sa round 3, last lamay, time! Mga na ba guys? Let's go! Yo, check! Dinamay nyo pa yung mga walang sali sa laro. Gago ka ba? Pwes matatamaan ka ng aking kamao. Ngayong pangalawang kupras, sinisigurado ko malulugi na itong factory ng rice teresis. Puro ka kasi kamalian, wala ka ng ginawang right. Nakilala ka lang na manginayupa ka kasi nakalaban mo si right. Yan yung mga linyang ginamit niya dati na medyo tumatak. Walang tapon, purus tagak ang mga audience na papasigaw pa ng huwak, grabing malakak ng mga haters ni Mr. Right. Pero sa mga tunay na pandinig, walang pumipilit. Walang pumipilit sa'yo, tanga. Ang haba-haba kasi ng setup mo, pero wala ka namang sapakan sa mukha tulad na lang ng reference mong ABC na sobrang haba. Ang haba-haba, mas mahaba pa sa liek, buhat baba. Yeah. At tinulugan lang nila ang mga linya ko dito, masyadong maingay. Sa liek, buhat baba. Tapos yun lang, mangungurot ka lang. Pag ako nag-reference ng ABC, ewan ko lang kung di ka mayabot. Gusto niya ng sample? A, ambot. B, buktok. C, calling kay B. Dahil wag na natin tapusin, napakahaba, nakakaumay. Reta na lang tayo sa C kasi ngayong gabi, zero ka ba? Diba ganon? Nagsimula ka pa nga lang sa A, alam na namin zero pa rin ang ending nun. Kaya wag ka feeling henyo na nilalang. Siguro inspired ka lang gumamit ng ABC reference kasi yung mga tigyawat mong alphabetical ang pangalan yan. ABC reference? Sige, ikaw na! Ikaw na magaling! Ikaw na magaling manggaya kasi kay Sac Maestro talaga yung galing. Iniiba-iba niya lang ang korte. Kay Sac Ingles, Tagalog, Bisaya naman kay pare. Uulitin ko, ABC reference, kay Sac Maestro talaga yon. Hindi man sila magkapareho ng punto doon, pero parehong panggagaya pa rin yon. Kaya pinipilit niya rin manggaya ng Ingles. Kaso sabi niya, headless naman daw ang puta. Seryoso? Headless ka? Lakas naman ang tama sa mga pinagsasabi mo, gusto mo kami ay maniwala. So paano pag dilal kita ng barang tago sa iyong puso, huwag mo sabihin magiging hurtless ka bigla. Nangya ka? May panic tune, panic tune ka pang nalalaman kung gago na to. Planeta daw ko no, huli pang binigkas dito, wasak yung anus bro. Ikaw putang ina nga, wala ka ng ibang dinala sa liga kundi magdala ng obra ng iba. Kasi yung planet reference, ginamit na yun ni Blink G. Hindi niya pinalagpas. Ginamit rin niyo yung laban nila ni John Ray. Oh, para saan ba yung paggagaya mo? Para tunog matalino ka? Eh kung bigyan na lang kaya kita ng tunog, bang bang! Para maliwanagan ka. Oh, ngayon baka nabispo ka na, baka bigla ka mag-rebat na ginaya ko lang naman ang idea pero hindi naman yung linya. Ginaya ko lang naman ang idea pero hindi naman ang linya. Ay, maluloko ka. May dinamay pa ko dati, pinanatan niya si T-Boy kahit hindi naman kasali. Masabi niya ka T-Boy, at ikaw naman T-Boy, hindi Jenny. Ang Jenny, may pa Jenny ka pang nalalaman dyan, maluloko ka. Ganun ba?
Obes, ngayon manginginig ka na. At ang tama nga lang, nagtatrabaho ka sa salamin na makita mo naman ng replika. Kasi kung sino pa yung nabibintang na kasalanan ay bumabalik lamang sa kanya. Ngayon, ano? May lakas na loob ka bang kapabang mamuna ng kamalian ng iba? Kung alam mo naman pala sa sarili mo na mas malala ka pa kaysa sa kanila. At baka kayo ay nagtaka kung ba't nung liga namin noong nakarang taon na hindi siya nagpunta. Ang sabi niya, hindi siya sanay makikipagdikdikan. Siksikan ng mga bara, paikutin ng dimakin ng isipan. Eh hindi mo naman pala kaya ang gawin niyan pagkakasali sa listahan. Tinanong ka ni boss na sasali ka, umuho ka, di ba? Kaso pagbatil na, hindi na nagpunta kasi naunahan ng takot ang kaloopan niya. Kaya huwag kang magpakamparte dyan porque dumiruno ka sa standing at listahan. Tandaan mo, numero lang yan, hindi yan dapat katakutan. Ako'y mananatiling ika-apat na mandirigma o sundalo. Marahil bago tayo dumapo sa ika-apat, eh kailangan ko munang pagdaanan ng unang numero. Oo, yan ang totoo. At sa uli, ako pa rin ay nakatayo dahil sa ika-apat ko na yung to, magtatapos ang serye na ito. Time! Yo, check! Natapos ko nang katayin yung katawan mong speak. Yo, check! Natapos ko nang katayin yung katawan mong physical. Paglilitis na naman ngayon ng katawan mong spiritual. Wala pang 40 days. Wala pang 40 days na yung pagpatay. Kaya nandito pa yung kaluluwa mo. Di ka maiba ako. Kilala si Tigoy bilang mabagsik na magbalik. Nabayan niya ikat tayo, sunod na akong silupin. Amo tagkaayan mo na ibalik sa akong men. Yo, check. Speaking of pagbabalik, balikan natin ang nakaraang buhay mo. Ikaw daw ay mabait at napakabanal na masasabi ng iba na, pre, saint o? Oh? Pero patay gutom ka rin kasi pag may kainan dun sa kanto, palaging present. To. Hindi ka mukhang rapper, mukha kang convict, bagay ka sa presinto. Yo, check. Balikan natin ang kasalukuyang panahon kung saan lahat ng mga member ng SDR clan ay umiiyak. Emosyon nila ay hindi matiyak. Pagdadalamhati ay aabutin pa ng siyam-siyam habang ako'y lumalakas gamit lamang isang salita. Magic word ko ay Shazam, di ko na to pahahabain. Aalayan na kita ng bulaklak at magtitirik ako ng kandila sa may mananalangin na Mr. Oliver Porog, mamimiss ka namin. Tek. Uling ba lang kating guys, let's go! Mamimiss mo ako? Talagang mamimiss mo ako kasi mawawala ka na sa liga na to. Fuck you! Huwag kang assuming dyan na manalo ka. Talino-talino pa, pero yung mga linya, gaya. Siya pala ngayong round 3. Bago ako makumpisa, gusto ko munang kantayin yung kanta niya. Dagdagdagdagan mo ng papel ang aking sinusulatan. Sabay nakaupo sa silid aklatan. Nakahanap ng dagdag kaalaman. Hindi isang awitin, kwentong malaman na lang. Tangin na yung naman, ba't ka ba nagkakaganyan? Gano'n ka ba nagka-interes sa alaman, hinayupa ka? Ano ba nakain mo? Sanga? At saka, sabi nila, hindi na daw ako aabot sa layong dahil sa sobrang lakas nito mag-alon. Pero papasukin ko pa rin kahit butas ng karayong para lang pakunayan ko sa'yo na hindi lang mas papirata ang nasa harap mo kasi harmony of the seas na ang dala ko ngayong pagko. Ano, akala mo wala akong alam sa history? Eh kahit hindi ako nakapagtapos ng college degree, mas matalino pa ako sa gumawa ng memory. Kaya memoryado ko pa noong una natin pakikita. Finals na finals yun, pero mga banat mo, pampata. At saka, kada raw ko pa, panay panonood ng cellphone si Tanga. O diba? Hinayaan ko na lang, nakakaawa naman kung ang mga sulat niya ay kanya tuluyang makalimutan. Pero sa huli, baon pa rin tong gago na to. Pasak kanyang bungo, pati buko. Kaya sige, umasa ka lang sa kaalaman ng gadget. Alam naman namin gawain niya ng mga tamad. Yung kakupalan mo, sagad. At ako ang magpapatunay na walang silbi ang gadget pagkarap mo'y realidad. Ano? Kaya wala ka nang dapat ipagmalaki sa kanila. Matagal na kitang pinatugba. At kaya ka lang tinayo ulit ng iyong mga paa ay pangipaalala sa iyo na sa akin ka nagmula. At gusto niyo pa ng build up? Kuripot o sinognog. Kasi alam niyo dati na wala pa siyang motor.
Papasok siya sa trabaho. Nag-aabang sa kanto na masasakyan. Siyempre, kilala ko naman, hindi pinasakay ko si Timang. Mula sa dawat, kubuguyan pa na ito may kwentuhan. Sa sobrang haba ng biyahe, piliklos ako si pare, malabestre na ang panat. Kaso pagbaba niya, binigyan niya lang ako ng pahinti sa may sabing tigoy. Salamat. Piste, sa haba-haba ng biniyahe, 20 pesos lang ang binigay mong pamasahe. Yung sungganan na ganun lang din naman, sana nag-corneto ka na lang. Kasi masyado kang kuripot. Sa sobrang kuripot, mga tigyawat niya, nagagalit, nananakot. Di mo daw sinabi na kamot. At alam mo kung ba't napakadami na niyan? Hinayaan mo lang kasi ng mga anak mo na sila-sila lang ang magkatagtutan. At tingnan niyo tigyawat niya, gumagalaw pa. Malamang nag-aalikan niya sila. Kung ako naka-roundtrip pa, sila naka-roundtrip na. Ano, naiinsulto ka? Malikas ka? Huwag ka nang umasa manalo pa ngayong gabi. Pero kung gusto mo talagang manalo, hindi sa paramihan ng tigyawat na sumali. Pero dito, wag na. Alam na lang murado kung sinong panalo sa ating dalawa. Oras muna para magpaalam sa kanila. Matagal ka rin mawawala, kaya kita na lang tayo ulit. Paganda ka na. At ngayon, alam nila, ayon sa kikat, ano siya? Isang estudyante na nangarap na ang profesor ay mabangon, pero nagkakamali ka doon. Kasi mula noon hanggang ngayon, ay di ko hayaan bigyan ka ng pagkakataon na magkampiyon. Round 1, pike. Round 2, maluloko. Round 3, mahilig sa internet. Yung tatlong yan. Yan ang tatlong katangian niya ang dala-dala. Kaya magbusisi tayo sa internet nang hindi tayo magmukhang tanga. Sapagkat ang peke at maluloko ay mapansamantala. At huwag na tayong magtaka kung sa laban namin dalawa ay meron din siyang ginamit na linyang illegal niya. Paon! Paon! Yo, SDR, pag-laot! Diyos, laban kay Tigoy! Makasama na usap para sila doon! Piling sa mga brando, forward! Hindi daw sa lahat laban na yun! Kalingan para kay Tigoy! Advancing sa man, Rocky, Tigoy. Salamat kayo sa aking suporta, sa kong pamilya, sa kong asawa na Abia, I love you ma'am. O salamat kayo, grabe ito na battle, grabe, panikamutan ko ito. Hanga kayo, salamat, salamat. Salamat, Yoks, Yoks. Kung what, anakan mo. Kung bawa niya pala. Shoutout niya pala ng Mr. Phillips sa Legislado, sa Kumpasay, mga nandito ngayon. Tigoy at saka si Yongs, round 1 kanina binigay ko kay Tigoy dahil sa pangakas ng round 1 niya, tapos ako lang nag-stumble si Yongs doon. Pero nabawi na naman ang round 2 kaya 1-1. Pagdating ng round 3, medyo bitin yung rounds ni Yongs kaya binigay ko yung buwata kay Tigoy patiluan. So baka sa kanya nalari yung si Tigoy. Lama. Ay gabi, Marte Lanislado. Teknikalan lang. Pag mo yung tag-isang minuto, mo yung tag 130 seconds, mo yung tag 2 minutes, tapos sigtabot ka. Ang minato po ko sa ako, ako pang battle na wala pass po yung may per-deliver too much. Kaya nang makuha na kayo ito, wala paso kayo. So, gibasin ako sa punches, from or extension ng dance as first round yata na ako kay tigoy hindi kayo na si Tigoy kay Labor po pinakalasa ko nila pero i-cut na ko siya so mo kung ipipiling na si Tigoy so yun naman ayan Tigoy versus Yongs na tapasin natin yung mati pero sa kanya kasi ay makapuntot ayun ang haba ang linya ni Tigoy pero kung gano'n naman kahaba kay Tigoy babawasan natin ang punto yun. Pero gano'n naman din yung kakulang din kaya ano eh. Kay Yongs may mga pulsa sa minuto niya. Sa dalawang minuto niya yata parang ang daming part din na ilang seconds na nakulang. So ibabawas ka rin yung sa parang pantay nila.
First round, masyadong sobra si Tigoy. Dami niyang, talagang masasabi yung respeto lang sa pinagandaan niya ilaban. Yung tipong kailangan puputulin mo lang yung linya niya kasi masyadong mahaba. Kay Tigoy, parang Istanbul siya doon. Alagang Yoks pala siya siya. Then second round, nastick yung binanat ni Yoks. Technical talaga. Lalo na yung mga angle-angle niya, 45 degrees na hindi yung naiintindihan niya yun. Yeah, stick doon. Tapos sa third round naman, medyo kulang yung kayong masyadong mahaba. Masyadong personal si Tigoy at pinapakita niyang kilalang-kilala niya yung kalaban at pinagandaan niya yung laro. So, Yongs versus Tigoy, yung boto ko kay Tigoy. Yo, dyan mo rin yung Anibas Movement. Ano, ang boto na ko, 2-1, pero kaya ako, kay mas, ang tone ako kay Tigoy, kay mas ready siya. Tapos, round 1, Tigoy. Round 2, kay Yongs, puro punchlines. Dulot. Tapos, medyo nabitin ako sa round 3 ni Yongs, pero kahit basta, mawala ko siya. Tigoy. Yeah. Congrats. Tingnan, sige nyo kahit ka. Ang deboto kay si Tigoy. Round 1,